Hello, good evening mga friendship. Good evening sa inyong lahat. Mayroon naman tayong friendship, kunting lang mga paalala sa lahat sa atin. Hi mga friendship. Mayroon lang akong sasabihin sa inyo ha. Yung pag nakarinig tayo ng malakas na kulog at saka liti, yung yan ang signal ng kalikasan. Pag mayroong ganun, ibig sabihin pag sobrang lakas ng ng kulog, malakas ang buhos ng ulan, malakas ang heavy rain, ang lakas ng ulan pa dumadalo sa ating kalupaan. Dapat yung sa tabi ng ilog, pag nakarinig ng ganun, yan warning yan ng kalikasan. Kailangan umalis na kayo sa bahay ninyo. Pumunta na kayo doon sa ibang bayan or sa malayo-layo na lugar, kasi malamang magbaha yan, maglandslide, o pag ganun ka 24 hours ang ulan, ganyang kalakas ang kailangan pag start pa lang ng kulog, magbalot-balot na kayo, lumikas na kayo kung saan kayo dapat magpunta sa kamag-anak ninyo, para hindi kayo maabutan ng ng baha or guguho yung bahay nyo yung lupa. Kasi kung malapit kayo sa ilog, talagang very dangerous na yun. Oo. Kailangan tayo, bali maging alerto tayo bawat oras. Oo, wag tayo papatay-patay, kasi masayang yung buhay natin. Imbis iligtas natin yung yung buhay natin or mga anak natin or mga natin pariente or mga pinsan, kailangan ilikas na natin sila. Wag na tayong patulog-tulog dahil ulan, may kulog na malakas, hindi mo pinapansin ang kulog, yan ay warning ng kalikasan. Oo. Yan? Ibig sabihin, pag winarningan ka ng Panginoon na ganun kalakas na kulog, parang babagsak na yung yung nakakabingi na yung sa tainga yung kulog, talagang heavy rain talaga yun, ang bagsak. Malakas ang buhos ng ulan. Oo. Kaya yung tayo, may mga anak tayo, may mga buntis dyan, tingnan mo, nalanslide doon sa antipolo ba yun or Oo. Nakita ko yung sa TV na nandun sila sa taas, tapos sa baba highway. Parang talagang mas landslide talaga yung, kasi nasa taas sila, tapos walang masyadong mga kahoy, walang maka-protect ng mga kahoy doon, kasi pag mag-landslide tapos may mga puno na malaki, pwede kang maligtas doon, or mayroon mga bamboo na tanim nakakaligtas, hindi basta mabubuwal yung bamboo. Oo, kasi yung bamboo, ang ugat niyan, malalim yan. Hindi basta-basta mabubuwal yan. Oo. Pag nabuwal yung bamboo, pwede kang maligtas doon dahil pwede kang makahawak sa bamboo. Oo, pwede kang gumapang. Oo. Pero pag walang mga protection, mga kahoy na mga tanim, walang kung may mga tanim lang, yung mga damo-damo, wala talaga, matatabunan talaga yung bahay mo. Kasi yung sa probinsya
protection yung mga bamboo, mga tanim na bamboo. Hindi yan basta-basta nabubuwal yung bamboo. Protection sa atin yan. Halimbawa, may bahay kayo na ano, nasa ano, bundok. Dapat magtanim kayo ng ano, mga bamboo papaligid sa bahay ninyo. Oo. Yung mga bamboo or mga ano, dikit-dikit ang mga bamboo na itatanim ninyo. Halimbawa, ito yung bahay nyo, dito. Tapos, paikutan mo na mga bamboo yan, mga bamboo. Oo. Kailangan, ano, dikit-dikit. Once na mag-landslide yung ano, bahay ninyo, tapos matanda na yung bamboo, protection yun, hindi ka malandslide naman ang bahay ninyo, makakapit ka sa bamboo, protection sa bamboo. Oo. Ang bamboo kasi ano yan, matibay ang bamboo. Oo. Yan ang ano, halimbawa mga ang bahay nyo nasa ano, tuktok, tapos nakapaligid kayo, puro lupa. Tapos sa baba ano, mayroong ano, mayroong kalsada, may bangin konti. Oh. Dapat palibutan mo ng mga bamboo, tanim-tanim ng mga bamboo. 'Yun. 'Yan ang ano, protection sa ano, para hindi ma-landslide yung bahay niyo o yung lupa. Kasi nakakapit yung mga yung ugat ng bamboo, matibay yan ni. Eh. Oo. Kasi kung kahoy lang na ano, mga maliliit na ano, wala yan. Walang kwenta. Oo. Kailangan ganyan ang ano. Basta pag nandyan kayo sa ano, nandyan sa ano, naawa naman ako sa mga ano eh. Naawa ako sa mga nabiktima ng ano, landslide. Wala silang knowledge sa about ano. Pag tumira lang sila doon, tapos hindi nila tinaniman ng mga bamboo sa bawat gilid-gilid, bamboo. Oh, wala silang knowledge eh. Kailangan pag tumira ka diyan sa mga ano, mga medyo may ano, may bangin-bangin konti, talagang ano, taniman mo yun ng mga bamboo. Or kung hindi ka naman ano magtatanim, katira ka lang diyan or nag-uupa ka lang, ano, kailangan makinig ka sa ano, signal ng kalikasan. Oo, wag mo lang walang bahala yung ano, signal ng ano, warning ng kalikasan. Ibig sabihin, ang warning, gawa yan ng Panginoon yan, yung warning. Ibig sabihin, pag kumulog na ng malakas, heavy rain yan. Oo, tapos pag may liti, 'di ba? Kasama na 'yung liti at saka ano, magkaano sila, mga warning 'yan ng Panginoon. Pakinggan natin. Oh, warning ng kalikasan. Oo. Ako nga pag nakinig ako sa ano eh, nakikinig ako sa warning ng kalikasan, 'yung kulog at saka liti, tatakot na ako niyan. Oo. Hindi naman ako natakot kasi dito sa ano, sa Las Piñas City, ano kasi, yung ano nila, yung mga kanal nila malalaki. So, pagka mag-heavy rain, ano, ang ulan, dumadaloy talaga ang mga ano, mga tubig kaagad doon. Kailangan dumadaloy kaagad doon sa ano, sa kanal, papunta doon sa ano, malayo. Ganun dito sa ano, Las Piñas. Pina-upgrade nila yung ano, yung mga malaking kanal, inaayos nila. Kung magbaha man hanggang ano lang, hanggang lapa-lapa, ganyan, oo. Or hanggang ano, binti, ganun. Hindi naman umaabot ng ano, ng hanggang ano, baywang, hindi ganun. Oo, kailangan makinig tayo sa ano. Pag nandiyan kayo sa kabundukan, sa tabing ilog, sa tabing ano, doon sa ano, Marikina, delikado talaga yun. Oo, mukhang ano yun, mukhang siguro mga ano yun, mag-heavy rain lang ng ano, 24 hours yun, mag-ghost town na yung ano, ng Marikina.
Kaya dyan ang bagsakan lahat ng ano, tubig. O natak, tingnan mo yung sa China, o. Diba, mga friendship. Kailangan makinig ka sa, makinig tayo sa ano, warning ng kalikasan. Lalo na pag nasa ilog ka, sa tabing dagat, lumikas ka na agad. Oo. Doon na kayo sa ano, sa malayo, malayo sa dagat, malayo sa ilog. Oo. Doon na kayo pumunta. Ano, mga friendship, makinig kayo sa akin ha, kasi alam ko na yung ano, mga warning ng Panginoon. Oo. Makinig ka sa ano, warning kalikasan. Kasi winarning na tayo ng Panginoon para masalba yung buhay natin. Lalo na yung maraming anak. Oo, wag na kayong matigasan dyan. Wag na ninyo dalhin yung mga ano, mga magdala lang kayo ng ano, yung mga ipon yung pera, yun ang dalhin nyo, yung mga ano. Oh. Yan lang ang ano nyo. Tapos mga anak ninyo, mga ano, lahat kayo, walang maiwan. Huwag kayo mahinayan kasi ang bahay, yung tingnan mo, pag nag-landslide na pati yung bahay, na tabunan kayo. Oo. Thank you very much, friendship. Bye-bye. God bless you.